Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Kumusta po kayo, Sir PB? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Edwin. Isa rin ako sa masugid niyong tagapakinig. Gusto ko lang rin sanang ibahagi yung kababalagang naranasan ko. Nangyari po ito kamakailan lang dito sa amin. Marami naman pong magkakalapit na bahay dito sa aming lugar. Pero hindi katulad sa Maynila na magkakadikit talaga. Minsan na ring naging maugong ang usap-usapan tungkol sa sinasabing aswang dito sa aming lugar. Ayon sa kumakalat na balita, ay mayroong nakitang isang taong walang anumang suot na damit sa isang bubungan ng bahay. Ang isang kwento naman ay sinasabing minsan ang nakasalubong ng isang tagaroon ang aswang sa daan. Na noong una ang pagkakatitig niya talaga dito ay isa lamang aso. Ngunit nang mismong makakasalubong na niya ito ay nasa figura na iyon ng isang tao. At tulad ng unang napabalita, ito ay nakahubad at walang anumang saplot sa kanyang katawan. Naanimoy nanlilimahid sa grasa. Iyan ang mga nagpapaikot-ikot na usap-usapan at balita sa lugar namin. Halos tumagal din ng mahigit isang buwan ang ukol sa aswang sa aming lugar. Ako naman, nung mga panahong iyon, ay binabaliwala ko lang at hindi ko masyadong pinagtutuunan ng pansin. Ang nasa isip ko pa nga noon ay baka naman lumala lang ang kwento dahil sa nagpasalin-salin na ito. Sa madaling salita, ay hindi talaga ako lubos na naniniwala sa mga naririnig ko. Lalo pa nga at yung sinasabing nakasalubong ang aswang ay lasing ng mga pagkakataon na mangyari iyon. Pero nang minsang galing ako sa trabaho ay may kakaiba akong naramdaman habang naglalakad ako mag-isa pauwi sa amin. Gabing-gabi na nung mga oras na iyon. Pinilit kasi akong mag-overtime ng bisor ko. May madaraanan kasi akong madilim na bahagi na may mga puno pa sa magkabilang gilid ng daan. Kasalukuyan kong hawak noon yung cellphone ko para dagdag ilaw sa aking dinaraanan. Nang bigla na lang akong nagulat at muntik pa akong matulas sa isang bahagi na maputik. Sa kabutiang palad naman ay hindi ako tuluyang nawala ng balanse at swerte namang nasaluko pa rin yung cellphone ko. Naramdaman ko yung nilalang na dumaan bagaman napakabilis noon. Kaya nang makalampas na ako sa maputik na bahaging iyon ng daan ay talaga namang nagtumali na ako. Nang sapiting ko yung bahay namin ay humihingal talaga ako dahil sa kaba't pagod. Nang makapasok na ako sa bahay ay naupo akong sandali at nagpahinga. Parang nawala na bigla yung gutom na nararamdaman ko habang papauwi.
nawalan ako ng ganang kumain. At paulit-ulit na bumabalik sa isip ko yung nangyari sa daanan. Nung huli ay hindi na talaga ako kumain pa. Nang datnan ako ng antok ay nagpasya na akong pumasok ng aming silid upang matulog. Nang mga mag-aalauna na ng madaling araw ay napabangon ako. Madalas ko namang ginagawa iyon. Dahil kung hindi ako naii ay nauuhaw naman ako. Minsan pa nga ay pareho ko itong ginagawa. Kung kaya bumabangon talaga ako mula sa pagkakahiga. Paglabas ko ng silid ay tinungo ko yung aming kusina. Naisipan kong uminom na muna ng malamig na tubig bago magbanyo. Wala namang pintuan yung kusina namin. Tanging kortina lang ang pinakatakip ng maliit na pinto papunta roon. Nagdahan-dahan ako dahil sa ayaw kong magising ang mga anak at asawa ko. Ganon din yung biyanang kong babae. Lalo na at mababaw lang kung matulog ito. Nakapag nagising ay siguradong hindi na makakatulog pang muli. Kaya naging maingat ako at iniwasan ko talagang lumikha ng anumang ingay. Paghawi ko sa kurtina ng kusina ay napasigaw talaga ako. Nang may mataman akong matigas at medyo bilugan. Na nang ibaling ko yung aking paningin doon, ay nakita ko kung ano iyon. Ulo iyon ng isang aswang. Sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, ay nakakita ako ng aswang ng malapitan. Tao din ito. At pamilyar pa nga sa akin. Basa ang buhok nito. Ang totoo ay hindi lamang ang buhok. Sa pagkakatingin ko sa kanya ay basa ang buong katawan nito. Ang kakaiba lang talaga sa kanya at masasabi kong hindi pangkaraniwan ay yung kanyang mga mata at muso na nakadagdag talaga ng takot sa akin. Nang tamaan ko ang ulo nito, bunga ng paghawi ko sa kurtina, ay mabilis naman itong kumilos palayo. Noong una ay hindi pang aswang ang unang pumasok sa isipan ko, kundi isang magnanakaw. Pero nang makita ko na ang itsura nito at dahil sa wala ring saplot tulad ng mga napapabalita sa aming lugar, kung kaya naisip kong marahil ay ito yung aswang na sinasabi nila. Mabilis itong tumalon doon sa may bintana na nooy nakabukas na. Kung kaya, hindi na ako nagtaka pa kung saan ito dumaan. Ang palaisipan na lang sa akin noong mga oras na yon ay kung paano niya iyon nabuksan. Pero noong mga sandaling iyon ay hindi muna ang tungkol doon ang binigyan ko ng iba yung pansin. Sinigurado ko na munang ligtas na ang buong mag-anak ko sa nilalang na iyon na pumasok sa aming tahanan. At tulad ng inaasahan ay nagising na nga ang aking biyanan, ang asawa ko at ang panganay naming anak. Na mag-usisa sila ay ikinuwento ko kung ano ang nangyari. Simula noon ay naging mas maingat pa kami. Sa kabutiang palad naman ay kusa na lang ring nawala ang balibalita tungkol sa aswang na iyon. Ang hinala ko, marahil ay lumipat na rin ito ng ibang lugar. Naisip na rin niya marahil na masyado na siyang mainit doon sa aming lugar. Gabi-gabi kasi ay may mga
nagpapatrolya ng mga tanod. Kung minsan pa nga, ay may kasama pang mga pulis na rumoronda. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir PB. Isang karanasang hindi ko po makakalimutan. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Eric, Sir PB. Nais ko lang ring ibahagi yung naging karanasan namin ng nakababata kong kapatid na si Janjan. Dahil po kasi sa hirap ng pamumuhay namin noon, kung kaya tumutulong po kami sa aming mga magulang para kumita ng pera. Kaya sa mura naming isipan noon ay talagang sanay na kami sa paghahanap buhay. Madalas ay naglalako kaming magkapatid ng kung ano-ano lang basta may mapagkakakitaan. Minsan ay nangunguha kami ng tanim naming talbos ng kamote at pagkatapos ay iyon ang ilalako namin. Minsan naman mga pechay at kangkong. Pero ang madalas naming ilako noon na tatandaan ko ay yung banana queue. Malakas ang banana queue doon sa lugar namin. 5 piso lang noon ang isang stick. Malalaki ang saging namin at 3 ang laman sa isang tuhog. Kung kaya, sulit na sulit sila, hindi katulad ngayon. Minsan, habang naglalako kami ng paninda naming saging ng kapatid ko, ay medyo nagtaka kami. Dahil kakaiba yung araw na iyon, halos wala kaming makitang mga tao na nasa lansangan. Tapos ang isa pang ipinagtaka namin ay nung mapadaan kami sa katabing barangay namin na nakakita kami ng mga banderitas gayong alam kong hindi pa naman kapistahan noon sa kanila. May mga banderitas pero walang tao na nasa labas. Ang totoo po, noong mga oras na iyon ay talagang kinakabahan na ako at takang-taka. Di ko maisip kung ano ang nangyayari. Para akong naguguluhan. Pero ganun pa man ay nagpatuloy pa rin kami magkapatid sa pagtitinda. Inilako pa rin namin yung aming banana queue at nagpatuloy sa pagsigaw. Noon lang namin naranasan iyon na ilang oras na kaming naglalakad at sumisigaw ay wala pa rin kaming benta dahil sa halos walang tao kaming makita na nasa labas. Ang akala ko ay ako lang ang nakakalata tungkol sa kakaibang nangyayari na yon sa amin. Pero ganun din pala ang kapatid ko. Katunayan ay niyaya na niya akong umuwi at sinabing hindi niya raw gusto ang nangyayari. Pero nang mapatingin kami sa paligid namin ay may mga taong nasa gilid na ng mga bahay. At unti-unti pang dumarami ang mga ito. Ngunit sa halip na ikatuwa namin iyon, ay mas nag-alala pa kami. Dahil sa paraan ng pagkakatitig nila sa amin, ay hindi naman yung aming paninda ang pakay nila, kundi kami mismong magkapatid. Na nagtitinginan pa sila sa isa't isa, bago halos magkakasabay, natitingin sa amin ni Janjan. Kaya nang makahanap kami ng pagkakataon, ay hindi na talaga kami nagdalawang isip pa na tumakbo. Habang tumatagal kasi, ay unti-unting nag-iiba ang kanilang mga itsura. Nagiging mas mabalasik at matatapang na nakakatakot talaga. Nararamdaman kong
nagkakahulog pa noon yung ibang bananakyo sa ginawa naming pagtakbo, pero di ko na iyon alintana pa. Naisip kong bahala na at ako na lang ang magpapaliwanag kay nanay. Nung una ay nararamdaman pa namin na kanila kaming sinusundan, pero kalaunan ay nawala din sila sa aming likuran. Pagdating namin ng bahay ay hindi namin pareho maipaliwanag ng kapatid ko kung ano talaga ang nangyari sa amin. Nagtataka kami kung paano napunta kami sa lugar na iyon na ang mga naninirahan ay mga aswang, at kung bakit ganon ang itsura ng mga dinaanan naming barangay para itong naging makaluma, parang mga panahon ng lolo at lola namin. Para ba yung naging dekada 60 ang itsura? Pero kahit hirap kaming unawain ang nangyari sa aming magkapatid, ay sinikap ko pa rin ipaliwanag iyon sa aming ina, na kanya naman kaming pinaniwalaan. At natatandaan ko pa nga niyakap niya kami ng mahigpit at sinabihan niya kaming wag na wag nang magpupunta malapit sa tibagan at kung saan naroon ang isang malaking puno ng balete. Hanggang dito na lang po sir ang kwento kong ito, at marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Leslie Ricardel, Misuki Kawabata, Jovan Abanyo, Len TV, Rika Ay Raquel Santos, Janice, Leticia Burgos, Burns A, Lilian Culiado, Janice Sarat, Ann Gandara, Mape Gonzales, Adik Sayo, Maharot TV, Lilian Culiado, Bulaw Nagli, Badet 32 Taiwan, Asyong 22 Dimagiba ng Parola, Kiem Barel, Jesly Lapore, Jonah Cadano Bisario, Southern Sky, Maria P. Escudero, Magsuka Kalebang, Gracita Escultor, Joan Dumaran, Jepot Gocheres, Felicity Desk, Ruby Claveras, Jovan Abanyo, Stifler Jan Mechabes, Dino Castor, Florita Peros, Misuki Kawabata, King C, Boss Ohena Uragon, Marina Gonzales, Raymond Fuentes, Lawrence Lianto, Jack Cribs, Mary Jane Bacaro, Dimple Siumi, Amor Ayutan, Renly Odoy, Presbyteros Rose, Ney Benaventura, Ronedge de la Cruz, Cheyame Dapal, Pedro Tampos, Teresita Cerone, Jenilyn Palses, Aisa Amigo, Jairo Obamos, Samelby Sapal, Gestoni Marvin Elvi, Mary Grace Risaldo, Annalyn Rebosano, Merly Canoy, Haroko Moto, Mark Ocampo, Rosmen Quaresma,
Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.